Dinepensa ng PPCRV ang papel nito sa nagdaang eleksyon. Ito ay matapos tawagin ng isaumanong volunteer na rubber stamp o sunod-sunuran lamang ang PPCRV sa COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Isa sa pinakabatang nag-volunteer sa PPCRV ang 10 taong gulang na si Pio bilang encoder. Sinundan niya ang kanyang nanay na nag-volunteer naman bilang verifier. Why did you decide to volunteer? I wanted to find out the numbers. I wanted to see them. And Why do you think it is important to be one of the volunteers of PPCRV? To help the elections, to help the voting. Isa lang si Pio sa mga proud volunteer na PPCRV na seryosong hinaharap ang kanilang responsibilidad. Ito ay sa kabila ng mga kritisismo at puna ng mga netizen sa itinatakbo ng bilangan ng katatapos na eleksyon. Sa isang Facebook post, ipinaliwanag naman ni PPCRV Chairperson Myla Villanueva kung ano ang tungkulin na ginagawa nila ngayong eleksyon. Ipinunto ni Villanueva na hindi lang binibilang kundi kinukumpara ng PPCRV ang physical election returns sa electronically transmitted votes na pumasok sa server ng COMELEC. Bilang accredited citizen arm, natatanggap ng PPCRV ang fourth copy ng pre-transmitted election returns na ginagamit para sa parallel vote count. Sinabi ito ni Villanueva matapos kumalat sa social media ang isang liham ng umano'y isang volunteer encoder na dismayado sa PPCRV. Ipinagtataka niya kung bakit daw ERs at hindi mga balota ang ini-encode ng PPCRV. Nagmimistula raw kasi ang PPCRV na rubber stamp ng COMELEC. Hindi na matrace ang original post na naglabas ng open letter. Paliwanag ng PPCRV. Tanging physical copy lamang ng election returns ang pwede nilang i-encode at hindi mga balota. Ang NAMFREL na binubuo ng Special Election Board at grupong Lente ang nagsasagawa ngayon ng random manual audit ng mga balota. Sila lang daw ang pinapayagang humawak at magbilang ng mga balota. According po doon sa ating batas, that's Republic Act number 9369, ang accredited citizens arm po ay mabibigyan ng kopya ng fourth copy ng election return. Yun lamang po yung meron kami. Hindi po kami pwedeng kumuha ng balota dahil po yun ay isang election offense. Okay? Hindi po namin pwedeng basta-basta kunin ang balota. Sa ngayon, nasa 62,752 ERs ang natanggap na ng PPCRV. Sa bilang na yan, 46,447 ang na-encode na nila. Nasa 98.59% naman ang matching rate ng ikalawang batch ng ERs na kanilang vinalidate. Nasa 355 ERs naman ang kailangan i-revalidate dahil sa clerical at typographical errors. As we encode more returns, we expect more errors to come out, right? So errors in encoding or different types of errors. So hindi po surprising na dumadagdag yung numbers. Sa ngayon, sabayan na ang encoding at validation ng mga dumadating na ER para mapabilis ang proseso. Target ng PPCRV na matapos ang kanilang parallel count sa May 20. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.